me rephrase what I said. Mr. President, Your Honor, I want a clear definition in our law that states that the PTA is allowed to collect contributions voluntary or otherwise. Saan po sa ating konstitusyon? Saan po sa ating batas? Yun po gusto ko para maging madina po sa ating lahat. Yes, dapat understood. Po nandito, meron po ba? In fact, ang nakita ko lamang pong definition ng PTA, which is, sabi mo, very vague, general, is PD603, pinakamalapit. However, dito sa PD603, hindi po sinasabi na ang PTA ay binuo para mangolekta sa mga estudyante ang mga eskwelahan. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga yon. Bawal. But, so kung bawal po, bakit correct. Po nangungolekta pa rin sila sa mga estudyante, especially po Mr. sa mga hirap? Mr. President, I would like to clarify, never po sila nangungolekta sa estudyante. Wala okay. ho silang collection sa estudyante. Ang meron, I beg to disagree, ma'am. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. These are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sapilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. The practice of DepEd has been to support the to allow the PTA to follow the mandate of Article 77, and if they need to raise funds to be able to address these problems and solutions, including the implementation of the programs, then they are governed by their own guidelines in implementing those programs, sorry, including President. Tapusin ko lang po, sige po, including yung fundraising. Yan po ang naging practice ng DepEd since 1969 po. Practice is different from what the law says. There, yes, you can practice anything you want. Pwede mag-practice ang DepEd. Lahat ng klaseng practice na gusto nila. Pero dapat nandoon sa batas. Pero kung wala sa batas yan, then yung practice na yon ay labag sa batas. Again, there is actually, Mr. President, no prohibition. Sinabi mo kasi, Madam, fundraising. So pwede mag-fundraising ang DepEd. It's been a practice through the DepEd. Magkakaroon silang fundraising under PD603. Pero, Mr. President, Your Honor, sa PD603, wala talaga ako makita rito, kahit na letter by letter, tinitingnan ko, wala talaga nagsabi rito na pwede mag-fundraising, na pwedeng humingi ng contribution, humingi ng tinatawag na voluntary contribution. Wala talaga. So it seems to me na yung DepEd ay gumagawa-gawa ng sarili nila ng guidelines sa isang batas. Gumagawa sila ng sarili nilang IRR. Mr. President, I'll go back to what the Republic Act states. It prohibits collection and contribution from students. And so the policy of DepEd has been to allow the PTAs to follow their own guidelines wherein contributions among the parents are allowed. So okay. to be clear, Mr. President, importante po na maliwanag yung pagsagot ko sa napakamahalagang tanong ng ating kasamahan. Bawal talaga ang pagkolekta sa estudyante, and that is being honored by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga 'yon. Bawal.